Hello guys! Welcome to my channel! Pasensya na po sa boses ko, nakikiuso, alam nyo na. For today's video po ay ipapakita ko sa inyo ang nasimulan naming dream house. Ayan, maliit lang po yan. At kung magkano na ang expenses namin sa ngayon. Bibigyan ko din po kayo ng konting review about sa presyo ng mga ilang materialis na ginamit namin dito. Katulad ng semento, magkano po ba yung per bag, hollow blocks, ilang bakal, yung mga pako, yung mga ganun po. Yung mga pangunahing materialis na ginagamit sa pagpapagawa ng bahay. So sa ngayon po, bali 6 days pa lang po ito. Sunday po kasi today, alam nyo na, araw ng pagsamba. Kaya stop po today. Bali 6 na araw pa lang po ito. Meron po akong isang foreman at tatlong labor. Bali, pakyaw po sana ito sa akin. Ito po yung kasunduan namin nung nagkontrata sa akin. Ang kasunduan po namin ay 140. 100 by 40. Ano ba yung sinasabi kong 100 by 40? Ang ibig ko pong sabihin, in every 100K materials na magagamit sa pagpapagawa ng bahay, ay merong 40,000 na bayad para sa labor nila. So, 100,000 materials na magagastos expenses at ang labor doon ay 40,000. Let's say naka 200,000 ka na expenses dun sa bahay mo, meron silang 80,000 para sa labor. So, pumapatak na 280,000 ang expenses mo doon sa bahay mo. So, ganun po. So far, so good. Mabilis naman po ang ginagawa nilang pagtatrabaho. 6 days pa lang po nila itong nagagawa. I rather choose small house lang po talaga kasi katwiran ko, ako din naman ang mahihirapan maglinis. At iisa lang naman po yung anak ko, si Zoe. So, tatlo lang po kami. Kaya, practically say na, maliit lang po talaga. At sakto lang din naman po para sa maliit na budget ko, itong bahay na napili ko. Anyway, sasamantalahin ko na po ang pagkakataong ito para magpasalamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa maliit na channel ko. Maraming salamat po sa panunood at pagmamahal sa aking munting channel. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, please do subscribe and hit the notification bell. Alam nyo po, malaking tulong po ito para sa aming pamilya. God bless us all po. Ang nailalabas ko po, una po na expenses para sa aming paunang materials ay almost 70K na. Hindi pa po kasama dun yung labor ha. Ang sukat po nito ay 18 by 20 na may isang kwarto at yung CR po ay nasa loob na. Sa ngayon po kasi sobrang mahal na yung mga materials. Tumaas na daw po kasi sabi nung binilan ko. Bali, ngayong taon lang po, nung pagpasok ng taon lang talaga sila tumaas. Ang isang bag ng semento, ang semento po na napili ko ay Republic Cement. Republic Cement. So, 50 bags pa lang po itong naunang binili ko. Ang isang bag po ay bali 270 na. Meron naman pong mas mura, kaya lang mas pinili ko po itong Republic Cement. Then, yung hollow blocks po, nasa 1,300 na po itong nabibili ko sa ngayon. 1,150 po yung isa. Medyo nakamura po ako. Dapat po ay 12 pesos ang isa, kaya lang pinatawad ako nung kinukunan ko. Kaya nakamura-mura tayo ng 50 centavos. Yung mga steel bar, dati 100 lang po ang 10mm, ngayon ay 128 na. Mga pako at bakal. Yung kahoy, medyo mahal yung kahoy. Bali, 45 pesos po per board feet. Ganun ba ang tawag doon? Ayan. Yan yung mga pangunahing pangangailangan lang sa pagpapagawa ng bahay. Siyempre, saka na natin yung mga tiles, yung yero. Wala pa po, hindi pa po kasama dyan yung yero. Hindi pa ako nakaka-order ng yero. Yung buhangin, medyo mahal din. Yung buhangin na ginagamit nila sa pampalitada. Bali, 1,300 po ang per load niyan. So, nakaka
almost 5,000 na po yung na-i-order ko. Kulang pa daw po yun. Kasama na rin po kasi yung pang-tambak doon sa bahay. Medyo pinataasan ko po kasi siya kasi bumabaha nga daw dito. Almost 69,800 na po yung nalalabas ko. So almost 70,000 na. At iyan na po yung kabuuan. Anyways, hindi pa naman po na ikakabit yung iba. Ayan, may mga semento pang natira, may mga graba, may mga hollow blocks pa na natira. So, kaya payo ko po sa inyo, dun sa mga nagbabalak na magpatayo ng bahay, kailangan ready nyo po yung inyong budget. Kasi mahirap yung nasimulan, tapos matitigil na naman. Parang lumuluma din po kasi yung mga hollow blocks na yan. Kaya kung mas maganda sana kung ano, kung libre lang yung labor, kaya lang sa panahon naman natin ngayon, parang wala nang libre, wala nang bayanihan. Para sa akin, parang mas maganda yung ipaarawan niyo na lang po kaysa sa papakyaw niyo siya. Parang mas makakatipid kung arawan yung pagpapaupa nyo sa pagpapagawa ng bahay nyo. Kasi po dito sa amin, ang pinaka-foreman is 500, tapos yung labor is 300. Tapos, papameriendahin nyo po siya, sila, syempre. O, diba? So, yun lamang po sa ngayon. Update ko na lang po kayo para sa mga susunod na kabanata ng aming small house ni Zoe. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe. Thank you and God bless us more. Happy lang always. Keep safe all guys.